Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Amen. Ang lahat po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. Ngayon po, tinatawagan ko po si Pastor Delphine para po sa ating opening prayer. Ilang Diyos, salamat po Diyos sa mga oras po rito. Amin pong dinudulog Panginoon sa iyo ang aming mga sarili. Nawa'y tapulit po kami pakalinisin Panginoon. At ibig sana po Diyos ang aming mga samong dalamin. Ay hindi po hindi o Diyos at maging Panginoon yung mga kaniningan ng bawat isa. Nawa'y hindi po tugunin Panginoon. So sa amin pong paglapit sa mga awitin. Tugunin Panginoon. Muli ang iyong salita Panginoon ay mahayag sa mga oras po na ito, Panginoon, ay amin po matututunan ang nais mong ipagkalupo sa amin. So, pagpalaan niyo po ang bawat isa. At nawa, Panginoon, ay magdulot ng kasiglahan, kalakasan, at kaginawahan, Panginoon, ang amin pong pagsamba sa gabi pong ito. So, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na sumigla, Panginoon, at umulad ang bawat pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat po. Binupuri ka namin po sa salamatan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Laura Delphine, sa ating panalangin. Marahil ngayong gabi, marami pong pinapala ang ating Panginoon. Kaya po, ang lahat ng pinapala ng ating Panginoon, maaari po bang pumunta dito sa harapan at ipahayag ang ginawa sa kanila ng ating Diyos? Sino po? Tatawag pa po ba ako? O meron na ang magpupunta? Wala? O, unahin ko na si Sister May. Magandang gabi sa lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri po sa salamat sa Panginoon. Sa buong linggo na talaga din naman na yung kalakasan sa araw-araw ay talaga ang Panginoon lagi niya pinuprovide sa akin at sa pamilya ko. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kabila ng malungkot na sitwasyon. Kumbaga, ang Panginoon laging tumutugon sa mga panalangin ko. Lagi kasi ang panalangin ko sa na kung sakali ba na magkaroon ng boyfriend ng mga anak ko, gusto ko Christian ang boyfriend. So, salamat kasi ang boyfriend ng anak ko, si Nicole, Christian, meron din inaawa kang ministry. At sabi ko nga sa pangalawa ko, wag muna eh. Pero dahil sabi niya, gagraduate na po ako. Kaya sabi ko gusto ko Christian. Ngayon sinabi niya na, Mami, Christian din po ang naging boyfriend ko. Kaya thank you Lord, kasi yun talaga answer prayer talaga na Christian yung mga boyfriend nila. At salamat din sa Panginoon sa kabila ng itong linggo na to, binigyan ako ng problema ng kasama ko eh. Pero dahil ang prayer ko, bigyan ako ng tao na tapat sa kaya, yung kung may sinalis, meron din naman ibang kalit ng Panginoon. Naniniwala ako doon. Kaya, salamat sa Panginoon dahil ako na nakaranas din naman ng ubo, sipon. Pero dahil ang Panginoon, eh, talagang siya yung great doctor. Kaya, thank you Lord. Maraming salamat. Si Sister Lisa, gusto ko mag-testimony. Ang bigay na ano, kapulihan sa Panginoon. Salamat sa mga kapatid, 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 mga
bago sa ako at magtatrabaho sa Sarado. Salamat po sa Blaine, Mr. Lisa. Tinatawagan po naman po si Brother Dennis. Sabi nga po ng asawa ko,
Binig na ako sa iyo. Sabi ko, hindi, huwag ka sa iyo mabilig. Sa Diyos ka mabilig. Sa ating Diyos ka mabilig. Kasi ang Diyos natin, siya talaga walang imposible. Wala mo talaga imposible sa Diyos. Basta magtitiwala lang tayo sa Kanya. Yung hindi natin akalain, nangyayari po talaga. Ayun po. Maraming salamat sa Diyos. Salamat, Brother Mike. Tinatawagan ko po si Sister Rachel. Ayan. Thank you, Lord, dahil nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagpatuloy niya kami binibigyan ng kagalingan sa lahat ng aming mga nararanasan mga sakit karamdaman. Higit sa lahat, thank you, Lord, dahil binigyan kami pagkakataon na mapagbigyan si Sakura mag-swimming, nag-enjoy po siya. Yun po, nag-laging ligtas. Okay, si Pastor Jojo po. Hindi ba tayo magpa-catcourt dito? Rosario. Sister Rosario. Birthday. May ginawa ba ang Diyos sa iyo, Sister? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buong linggo, sa kalakasan, sa biyaya niya sa amin sa araw-araw. Papasalamat din po ako sa amo ko. Dumating na rin po yung anak niya. Binigyan niya ako ng pera. Thank you. Nagpapasalamat po kung marami kami nabili.
patunay nga pong napakabuti ng Panginoon dahil sabi nga, huwag lang tayong mahinig kung ano yung hinihiling natin ibibigay. Kaya papasalamat po ako o nauna kay Sister May dahil kagabi po talaga. Kumbaga talagang last na yung usapan natin, no? Na siguro ano, matutupad na yung ating pasalamat po ako na hinihingay ko rin yung mga panalangin nyo. Hindi ko manahawakan pero nakikita na, na may kayo na ganyan. Kaya nga po, siguro nung una, talaga pong magpapayanan na pero hindi ginusto ng Panginoon kasi siguro hindi sapat sa pangailangan. Kaya ngayon po, medyo tumastas na lang kasi may kapupunta naman po. Kaya salamat po dahil salamat po sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng kaisipan ba na talagang yung mga ginagawa ko tao sa puso ko na wala akong pag-aaral na hindi ko nahawakan talagang makalaanap po sa kanina. Kaya pasalamat po ako dahil sa kalakasan ko na siya. Nabibigyan niya sa akin parang isip na yung parang nakikita ko na kung ano yung mangyayari. Salamat po ako maging tapat lang tayo sa Panginoon dahil sa buhay ko po ngayon yun po ang ginagawa ko na talagang ang buhay ko sa Panginoon lang. Kaya siguro naman ang Panginoon binibigyan ako ng kung ano yung kahilingan ko, yun ang binigyang kalor niya sa akin. At saka salamat po dahil nakakatulong din po ako kay kita Dennis po. Dalawang araw na po kami nagtitinda ng itlog pero talaga po marami kami nabebenta. Meron pa po ba? Sister Michelle. Magandang gabi po sa inyo. Papasalamat ako sa Lord sa buong linggo na binigyan niya kami ng kalakasan sa araw-araw. Yung mga pagpapala niya talagang nakikita ko na. Salamat sa mga pagsubok dahil inyo nagpapalakas sa atin sa araw-araw. Hindi po nagpapasalamat sa Panginoon na muna sa may ano. Yung nakaraan pong ano na nag-miss yung anak ko, kinakabahan daw siya. Sabi ko, mag-pray ka sa Panginoon. Sabi ko, di, ayun nga, nakitang bumubulong-bulong naman siya. Dahil natatakot daw siya, first thing mo niya eh. Ayun, papasalamat ako sa Panginoon at naitawid niya yung gano'n na sa maraming tao. Ganun din yung pag-iingat niya sa amin, yung kalakasan binibigay niya sa amin. At yung aming ano, yung naging pagkakas namin tatlong mag-anak. Baka salamat ang anak namin. Mintas kami nakapunta at nakauwi dito. Sister May? Pwede ka bang kamanta? Pahayag mo ang ilaw sa iyo ng Panginoon. Marami na buhayan. Maraming nakuha po ito sa iyo. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ang bilis ng isang taon. Ayan, naka-isang taon na po ako sa eskwelahan na nagtuturo. At last ko na yun, medyo ba? Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nakasurvive po ako ng pagtuturo. Hindi ko po akalain nakakayanin ko yun na makapagturo ng buong school year. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa katalinuhan, ayan, sa kalusugan, kahit mas madalas yung absent ko dahil nagkakasakit ako. Pero ayun, patuloy na binibigyan ako ng Diyos ng kalusugan, ng maayos na pangangatawan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at patuloy na itinadalangin yung
patuloy na kalusugan tsaka yung maayos na pangangatawan sa akin. Dahil napakabilis ko lang pong mahawaan isang achingan. Ayan, kaya super thank you po kay Lord. Lalo na po na nakakayanan po yung ngayon po kasi dati ang habol ko lang po talaga kaya ako nagpumasok agad sa trabaho kasi gusto ko na experience. Pero nitong mga nakaraan, iba na po pala yung habol ko. Ayan, habol ko na rin po pala yung financial kasi kailangan din po ng tulong sa family. Ayan, hindi mo po pwedeng puro experience lang. Kailangan pa rin po ng tulong. Ayan po, salamat po sa family. Tunay nga po na kakabuti ng ating Panginoon, di po ba? Amen. Dahil palagi siya nandyan para sa atin, at hindi niya tayo iniiwan, di ba pinababayaan man. Kaya po, bigyan po natin ng palakpak ng ating Panginoon. Ngayon po, dumako naman po tayo sa ating praise and worship na napangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Dennis Alejandro. Oh,
Oh,
Thank you.
Okay na po?
Marahil yung iba po sa atin, ano, masaya. At yung iba po ay matanglay. Dahil, dahil po sa mga problema. Naniniwala po ba tayo sa ating Panginoon? Panginoon Jesus? Amen po? Yes. Nagtitiwala po ba tayo sa Kanya? Yes. Amen! Kaya iwan po natin ang ating mga problema, yung mga ating mga pinadakit, yung mga kung ano man yung nagpapahingin na po sa atin. Iwan na po natin yun sa Panginoong Jesus, sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya po, pasisiglayin niya po tayo. Amen po, ano? Amen po. So, tayo po ay tumayo. At manalangin po tayo. Lord, hindi po kami karapat-dapat sa iyo dahil kami makasalanan. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Sinasadya man po ito, hindi. Ay man ito, hindi po. Patawarin niyo po kami. Upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong banal na salita. In Jesus' name, we pray po. Amen. Amen po. So, hindi po. Tayo po yung manatili ito kayo. Para po sa mabuting balita po, no? Na mula kay Pablo sa mga taga-Corinto. So, sa 1 Corinthians, sa pasahin ko natin, no? 1 Corinthians, chapter 1, verse 28 to 29. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga may hina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Lord, maraming salamat sa mabuting balita na aming binasa. Lord, gabayan niyo po ako. Lord, bigyan niyo po ako ng kaluluwan. Upang may pamilya ko po ito. Ay, sir, naman. Kaya ko kami ito po ang dala niyo. Sige po, pwede po dahil ako po. Amen. So, sa yung pong pangkaraniwan tapo, no? Ano po ba yung pagkakalam po natin dito? Yung pangkaraniwan tao, ito po yung mga taong may hirap, yung mga taong walang binapos, yung mga tingin nila, mga maliliit na tao. So yung pangkaraniwan tao, no, meron po akong example po. No. Kilala po ba natin si Pedro po? Si Pedro po ay isa pong simpleng tao, isang mangingisda. So si Pedro po, inutusan po siya ng ating Panginoong Jesus na muling ihagis ang kanyang lampad. At sa kanyang pagsunod, ay nakahuli siya ng napakaraming isda. Si Pedro po, siya po ay simpleng tao, mangingisda lang. Hindi siya nagdalawang isip na sumunod ng Panginoon. Kasi, nasa isip niya po, wala siya may pagmamalaki. So, yung mga pagkaraniwang tao, yun nga po, sila yung mga minamaliit, sila yung mga minamaltrato ng iba, sila yung pinagsasabihan natin yung iba, pinagsasabihan na tanga-tanga mo naman, bobo-bobo mo naman. Ito ba? Pero, kung sino pa yung mga taong yun, sila pa yung madaling sumunod. Sila yung marunong, sila yung marunong humispeto. No? Tapos sila pa yung magaling makisama. Hindi po ba napapansin natin, no? Pag tayong isama tayo sa mga mayayaman, yung mga titulado, parang hindi naglapitan eh.
po ba? Pero yung mga mahirap, kala mo, nakakatakot naman po sa nanakawan niya tayo. Pero hindi pala. Sila pa yung... ano sa'yo? Pare, ano ba kailangan mo? Sino ba yung unang lalapit sa'yo eh? Kaya ko ha? Sino po yung tipong hindi mo expected? Kasi nga, yung immune nila, pangkaraniwan lang, simpleng tao. Pero sila po yung mga magaling makisama. Siguro, marahil dahil di nila iniisip, no, na may pagmamalaki sila. Hindi sila yung tipong nagmamataas. Kasi, yung mga pinagos eh. Diba? Yung pagkaharap ka ng mga mahihirap na tao, yung ano sila, madali sila makibagay sa'yo eh. So, yun nga po, no, sa kabila ng kakulangan nila, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga, yung pangmamaliit ng mga ibang tao, binibigyan pa rin sila ng ating Diyos. Binibigyan pa rin sila ng ating Diyos ng pagkakataon na mag-serve sa Kanya. Ang ating Diyos ay hindi tumitingin sa kung ano ang status mo sa buhay. Kung magaling ka ba sa academics, no? Ito yung pag-uwi mo, ay. Top 1 ako. O kung titulado ka ba? Yung ako, dami kong pinapos. Sino ka ba? Eh ako, ano ako. Tuktok ako. Pero sa Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Amen po, ano? Kaya't wala po tayo may pagmamalaki sa ating Diyos. Kung tayo po naman, ay pinili ng Diyos na mag-serve sa Kanya. Ano po ba dapat natin gawin? Ano po ba? Ibigay na po natin ang the best para sa ating Diyos. Dahil isang malaking karangalan po sa atin na pagsilbihan natin ang hari ng mga hari. No? Ang Alpha, ang Omega, ang ating Diyos. Kinagagalak ko po na ako'y isa sa napili ng ating Diyos na maging musician. Musician niya. Kayo po ba? Nagagalak po ba tayo na mag-serve sa ating Diyos? Amen? Amen po? So, bakit? Kailangan, bigyan na natin the best. Kung kailangan natin mag-sacrifice tayo. Diba? Hindi naman yung tipong sasabi ko yan. Ito ang sasabi ko yun. Di wala rin ito. Hindi, huwag po tayo ganun. Kasi, pare-pares naman po tayo na mag-serve sa ating Diyos. Wala po tayong itinataas na ibang tao. To be a just lang. So yung pagiging ano po, ng simpleng tao. Sana yun po ang manuin natin ang gawin natin example sa ating buhay para hindi natin may hindi tayo huwag mataas. Amen po? Dito po ako nagtatapos. So tayo po ay magsitayo, no? At manalangin.
Lord, maraming salamat at pinili mo po kami mag-serve sa iyo. Isa po itong malaking karangalan na kami maglingkod sa iyo, Lord. Ang inyong pong binigay sa amin na kakayanan at talento ay amin pong inaalay sa iyo. Binabalik po namin ito lahat sa iyo, Lord. Kayo lamang po ang aming papupurihan at sasambahin habang buhay. In Jesus' name we pray for you. Amen. Ayan, napakagandang mensahe po ang binigay sa amin ng ating mensahero. Maraming salamat sa aming narinig ngayong gabi. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa magbibigay sa atin ng special number. Yes. Na panguna ni nila Pastor Jojo at Brother Rapi.
ay patuloy niyo pong ibalik sa kanila ng pagkakas
po, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang magdes sa bawat isa, Panginoon, na kami kanilang mga aming kinakukuhanan, Panginoon, ng mga hanap buhay, Panginoon. Patuloy niyo po ito palaguin, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, na magkaloob ang bawat isang nagararapat para sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na kayo ang siyang mamuna. Dalangin po namin, Panginoon, ang malinigod na ito. O Lord, ay magaling, Panginoon, sa mga pangangailangan ng bahay pa ng bahay, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat sa panalangin ni Sister Rachel sa ating operation. Ngayon po, matutunghaya na natin ang last night special number ngayong gabi. Ang ating nagagandangan. Nagagandang mga awit ngayong gabi ito. Kasi na, tinatagal ko lang yung kaba. Sina Sister Ray at Sister Mabel. Thank you.
si Pastor Cesar para sa ating announcement. Dahil dito po nagwawakas ang ating music service. Pinapahinga ko po muna kayo para sa pag-aanda natin sa atin.
Wala po po tayong exam for Thursday. So, regular cell group po tayo sa Thursday. Then sa Friday, may mga cell group po tayo kay Sister Mileng. And sa Saturday, meron pa. May cell group po tayo sa ay, wala na pa lang sa Saturday. Okay. Then sa May 18 naman po, tayo pong lahat ay lahat po ng leaders, inaanyayahan po na dumalo sa monthly mentoring sa Rain M sa Dakila, MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. Sa Dakila, yung mga leaders po, gusto niyo pong ma-experience po yung mentoring po. And sumama ang mentoring po noon ay magsisimula po ng alas 10 hanggang alas 5. So, wala na po kayong tindihan. Kailangan makarating lang po kayo sa lugar na yon. Then, sold na po lang. Yung ganyan na niya pagkain, kumagahan, hanggang tangalian. Yung worship team po ng Christ of the Philippines ang mag-i-lead ng worship, Christ in worship sa mentoring. So, marami po tayo doon pupunta. So, May 18 po yun. Thursday po yun ng after ng swimming natin. Ay, di ba na? Sa linggo pa pala. After 1 week pa. So, sa May 28 po, hindi po matutuloy si Pastor Ricky. Hindi pa po. Pastor Michael Martin, hindi pa po matutuloy. May and June, hindi pa po matutuloy ang ating pong invited speaker. Pero sa anniversary po natin, meron po tayong kinausap na speaker. Ang maging anniversary po natin, Pastora, most likely November 26, Sunday po. Kapatid po ni Romel Guevara, yung magiging speaker po natin, si Pastor Roman Guevara. Sa November pa naman po yun, November 26. Okay. Wala na pa kailangang paghandaan sa dating na church outing natin, baptismal. Certificate po ba? Meron tayong may dati lang ba may papel? Sample na lang po na certificate na Pero magkakaroon po tayong program. Ang program po natin this morning. So pagdating na po, as soon as we maka-arrive po tayo sa lugar, breakfast na po tayo, then sumula na po tayong program, then baptismal na po, then ayun na yung program na natin. Tapos the rest of the day. Unahin natin yung baptismal talaga, unahin natin yung baptismal sa kanyang magiging program na gagawin natin. Ano po ba available na amenities doon sa may video eh? A Bluetooth speaker. Hindi na po tayo kailangan magdala. Ang dadala pa ng mic. So pakidala po ang mic. Wireless. Mag-breakfast na po tayo. So dapat po may laman na po ng tiyan. May laman na po yung tiyan nyo dapat. Meron po nagtatong na kayo. Pagkumain na po kayo ng breakfast nyo, yung early breakfast. Pero syempre may pagkain naman po doon. Sa mga listahan po na ipapa buo na po ba yung listahan natin? Kailangan pang sulat ko yung mga dadoy yung pagkain para hindi pare-pareho. Baka puro sinigang. Ayan, puro sinigang. So, okay na po tayo doon. Sino-sino po dito ang makinig sa bagay na Sister Rachel para Manila? Para alam po ni Sister Rachel. Sino-sino? Timbong ito, puno na. Puno na rin ako. Ay, at naging gano'n pa rin ako eh. Kolong-kolong, meron na. Safe ba yung kolong-kolong? Meron po. Ay, hindi ko pwede yung kolong-kolong namin.
May tricycle si Brother Marlon, Team, Team de la Cruz po muna. Safety po ang kailangan natin ha, safety ha. Ako, hindi sigurado si Brother Marlon. Kailangan pa natin safety. Pwede naman po kayo mag-argila ng ano, pwede naman po kayo mag-argila ng tricycle mo, lapit lang naman po, mura lang po yun, mura lang po yun dahil from bundukan to kamangyaran na naman yun, kung marami naman po. 120, maghati-hati na lang po. So, make sure po na ano, si Rika pwede yung isama. Si Rika maglalakad. Wala na pang entrance si Rika. Mapuntis mo si Rika. Oh, nasa pondo ng youth. Ito daw may pondo na daw yung youth. Ano? Ano? Makakatulong ko. Maglapak ka. So, lahat po ba dito makakasama na? Lahat po ba makakasama na? Si Sir Lisa, makakasama? Ha? Sabihin nyo na kasi hindi pwedeng last minute bilang kayo sasama ha? Inaayos na po natin kasi ilang araw na lang po. Kailangan po natin yun o. Makipag-coordinate na po kayo kay Sister May kung ano, kung sasama po kayo, kung paano, para wala po tayo magiging problema, no? Para lahat po may iwan. Ulitin ko po, ang gagawin niyo po ay damit, tuwalya, mga sabon, tapos yung papalit, shampoo, magdala po kayo sa sarili niya, pagkain, merienda, merienda, pagkain, merienda. Drinks, kanin. Opo, may rule po doon. Kasi ano, maglulutangan yung mga ano, pagkain pa kayo kung ano, naliligo yung shower na, kaya nag-nalimax, tumampun na kayo doon. Oo. Oh. Okay, pagkin sa mga babautisman po, mahaba po, pakitali po yung buhok nyo, ha? Kasi pagka nilubog po kayo, ang itsura nyo sa picture, mukhang ano, puro buhok ang makikita. Tali nyo po, lalo yung mga babae. Tali nyo po, puting damit po yung susod nyo. Okay? Pastora, kaya nyo na ba yung lumubog niyan? Hindi pa po. So, hanggang pong pang lang siya. Tubig kala to doon. Tubig kala. Okay. Pakiano po, pakitanda po na 40 po, 40 po yung maximum ha. Baka po tayo magkaya na magkaya eh, hindi po natin ano, hindi po natin maano yung malagpasan po natin yung maximum kailangan po 40. Yung maximum na 40 ngayon, yung nag-8,000. 8,000. Okay, kung magsasama po kayo ng ano, pamilya nyo, siguraduhin kung lalagpas po ng 40, magbabayad na rin po kayo ng entrance additional. Pero baka mapag-usapan naman. Okay. So, susunod na Wednesday po. So, wala po tayong ano. Pag-unahan. May ano po ba? May worship service po ba after? Sunday? Pag-unahan. May worship service pa rin. Sino pang speaker natin sa Sunday? Ikaw? Si Pastor Dorgang speaker sa this coming Sunday, May 7. Okay, so Wednesday po, ang ating pong presider, I see. Wednesday. May letter N, may letter E. May letter I. May letter L. Si
Pastor Delvin po ang ating presider. Ang ating pong worship leaders. Yung mga anong po pala magpasa po kayo ng devotion nyo. Magpasa po kayo ng mga devotion nyo para nakikita namin kung sino yung ano. Kung sino pwede natin alam. Ang ating pong worship leaders ay may letter R. R, may letter A. Okay, magkasawa ang Rachel and Robby. Ayan, ang worship leaders. Special number, may letter M, may letter G, may letter N, may letter I, may letter L. Ang ating pong speaker ay may letter A. May letter I. May letter I. May letter A again. Nag-devotion na ba kayo? May letter A. May letter L. Okay, Sister Dayan. Ang ating pong speaker. Ating pong speaker, Sister Dayan. Presider po. Pastor Delvin. Praise and worship leaders, Sister Rachel and Brother Rabi, and special number po natin, Sister Milay. Okay. Special, dapat special talaga yun, ha? Dapat yung special. Okay. Tayo pong, siguro tayo pong lahat ay, magkaroon po siguro tayo ng prayer time sandali, no? Ipag-pray po natin. Ngayon, may announcement po ako. Meron po tayong bisita. This coming sa Friday. Itong Friday po, alas 2 ng hapon. Makikinig po tayo sa kanya. So, 2 p.m. po, Friday. Apo. Kaya si... Si at Ma'am Leia, asawa ni Pastor Norton. So, makikinig lang po tayo about kanyang lifestyle po. Dito po sa church. 2 p.m. po, Friday. Ayan po. Sana dito po tayo, mga members na po. So, mag-invite na po tayo po. About lifestyle sa Elta. Yan po. Sige, yun lang po ang announcement para makapos-suporta po tayo sa kanila. Po, mag-closing prayer na po tayo sa pangalan ni Pastor Jojo. At tayo po tayo lang, kahit sa Diyos sa kanila lang. Nakapag-prayer tayo. Nakapag-prayer tayo na pumunta tayo lang. Oo, siguro mag-prayer tayo lang tayo. So, mag-bukat kayo mga babae, disin po kayo lalaki. Hindi, pala ang kababayan, ito mga babae. Thank you.
Thank you.
tao, kapangyarihan mo, Panginoon, kapangyarihan mo kung ano kami ng salita. Naisip po nila ngayon na hindi kami mga tataas na tao, pero nakapasalita kami ng mga kamanghamanghang tayo, kamanghamanghang pagpapalaka sa aming kapwa, Panginoon. Makikita po nila na kami po ay anointed mo, Panginoon. Taglay natin yung paspasan ng salita. Ay isang araw, Panginoon, na ngayon ay nagiging tindi, nagiging kamukha ka namin, Panginoon, sa pananalita, sa pagmamahal, at sa pag-decision, Panginoon. Panginoon, binabilangin namin, salamat dahil ito po ang aming taglay na mensahe ngayong gabi po sa aming pag-uwi sa bahay namin. Kami po ay pinili ninyo, Panginoon, upang maglingkod sa inyo kami mga pangkakalibang tao. Ano, manifest po ang inyong salita sa aming buhay, sa aming pananalita, sa aming kapwa, sa aming sambayan ng Panginoon. Sa lahat ng mga salita mo namin araw-araw. Kaya kaya bilangin namin sa coming Saturday, paspasan niyo po kami, Panginoon, na wapo ay makapag-share kami doon sa aming mga kapatid na lumaka sila, makaband po namin ang mga kapatid namin, Panginoon, this coming Saturday, Panginoon. Salamat po sa pagpapala mo sa amin. Panginoon, di-receive na namin ang pinakatap namin ang katagumpayan, Panginoon, sa Sabado ng aming baptism at ang aming church outing, Panginoon. Ito po nga nilalangin sa magamit sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng mga sa atin ang malakas na Amen.